Magandang balita sa lahat ng mga ka-idol natin dyan. Magbabalik na ang Battle of the YouTuber sa pangunguna ni Boss MG. So excited na ba kayo makapanood ng mga laban ng ating mga idolo? So panoorin natin ang mensahe ni Kuya MG, Boss MG sa kanyang YouTube channel. Let's do this! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up, man? Na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, magandang balita, putang ina. Finally, Battle of the YouTubers is back. Alam nyo na, bagong platform mga kahombre ko. Eto, putang ina, kapag to nag-down na naman o kung ano mangyari, tang ina, huwag na ay manood, ha? Like legit na talaga to mga kahombre ko. Tinrabaho nila to and all that. So this is ganaplive.com. So punta kayo sa site na yan and you can register. Mamaya, actually kung makikita nyo, nakapin na siya sa comment, nakasulat dyan, ganaplive.com/MG. Kasi ayan yung link ko. So kumbaga, meron akong porsyento na makukuha dyan. Lahat kaming mga influencers, meron kaming porsyento na makukuha sa bawat pay-per-view na nabebenta namin. So, sana you will show the support at ma-appreciate nyo, putang ina, yung lineup na ibibigay ko sa inyo, putang man. Crazy to, bro. Tingnan mo, ha. Painga mo mabuti. So, it's been a fucking year since we fucking grinded para sa BOTY. Alam ng lahat what the fuck happened, what the fuck we went through sa buong sitwasyon na ito, putang ina. Nahirapan lalo na ako, putang ina, nahirapan lahat ng mga influencers kasi sa bawat pangako ko, putang ina, lahat na pako. Sure, may laban. Sure, may event. Sure, may gento. Putang ina, hindi natuloy. Antagal kong gustong sabihin to kasi putang ina, awang-awa ako sa mga influencers na kinausap ko every fucking time na mag-e-event and umasa and nag-training tas walang nakuha, konti lang. Pero sa pocket ko, naglalabas ako ng 50% ng TF na ipinangako ko para lang ma-maintain namin yung pagsasamahan namin or kahit pa konti lang ganyan, basta na ma-maintain ko lang yung salita ko kasi hindi ko kasalanan kung bakit hindi matuloy-tuloy noon ang Battle of the YouTubers, putang ina, dahil sa politics, hindi politika ha, kundi sa politics, sa business side na wala talaga akong kinalaman, putang inang yan. Luckily ngayon, big and good businessman na ang nag-handle sa Battle of the YouTubers. So anyway, it's gonna happen for real. So February 22 ang press con namin, pinagde-desisyonan pa mga kahombre ko kung sa urban ba siya, urban QC or sa G-side, okay, yung press con. Now February 22 yon. Everybody can come. Every putang ina, pumunta kayo. Let's show love, some love sa mga influencers na pupunta. Let's show some love sa mga putang inang influencers ng Battle of the YouTubers, sa mga putang inang host na si MG, si Tony Fowler, si Jonah, si putang ina Christian McCray, lalaban din siya and all that. Puta, it's gonna be a crazy fucking evening, man. Putang ina, you've never seen something like this. At syempre, real talk, at meron dyan gumagaya sa aking nasimulan, sa sitwasyon na ginawa ko. Putang ina, ang cringe nyo, man. Real talk. Tangina, man. Eto, papakitaan ko kayo ng legit na putang ina marketing, ha? Tingnan nyo kung gaano kalupit to. So, balik tayo. Alam nyo na, yung pay-per-view platform, ganaplive.com, okay? Register kayo, sign up kayo through Facebook, sa sobrang smooth ng site. So, tinry namin, you guys can try, okay? Yun lang yon. Now, tulad ng sabi ni Conor McGregor, we are not here to take part. We are here to fucking take over, okay? So, we will fucking take over again kung ano yung iniwan namin. In short, trend, overtrend. Alam mo yon, putang ina, magkakadikit yon, man. Walang fucking palya. Now, pasensya na kayo. This will be very toxic. But this is what we need to sell. Talino para magkaroon ka rin ng mansyon. Anyway, let's make it.
Now, ano ba ang ating unang laban? There will only be 4 matches. Only 4 matches sa fight card ni Boss MG this time. Kasi pilot episode pa lang to, pero sobrang solid, man. Sobrang putang inang solid, man. Eto yan, ha. Unang match. Merk versus dalawang influencers. Tangina, solid yon. In short, si Christian Mercury nasa gitna ng ring, ang kalaban niya dalawang influencer. May kipagsuntukan siya sa dalawang influencers. Very good, very nice, and very solid, di ba? Hahanap pa ako ngayon ng dalawang influencers na hindi marunong kasi alam naman natin lahat na si Merk ay just for entertainment. So, yung dapat, ang kakayanan din itong dalawang influencers na to is exactly tulad ng kakayanan ni Merk. That's it. So, ngayon, pangalawang match. Bad Boy ng Cebu. Tangina, sobrang solid niya si Bad Boy ng Cebu. Si Rob Moya changed his mind. Kasi hindi siya, kasi marami na siyang ginagawa sa life niya and all that. Kuya MG, chill na ako sa buhay. It's okay, Rob. It's okay. I still love you, man. It's good. Tapos si Kiko Matos, kinausap ko. But Kiko Matos, talent fee is just too high, man. Parang, ang sabi niya, 300,000 daw ang talent fee niya. Wow, that's even more than Boy Tapang's talent fee. That's crazy. So, hindi namin siya nakuha this time kasi hindi namin kaya yung kanyang asking price for his TF. No way, hindi namin kaya. Kasi, as of now, sobrang baba lang ng TF dahil magsisimula pa lang tayo. So, end of the day, parating tandaan, ang Battle of the YouTubers, yes, for talent fee kasi hindi ka slave na dapat libre or zero or putang ina, 5,000, walang ganon, man. Ito ay, kumbaga, kailangan mong isipin na ito yung after. Kasi yun, ganon ang utak ng mga nagiging successful na influencer. Hindi yung ngayon lang, putang ina, ang isipin mo kung anong mangyayari sa'yo after. O, dadami yung endorsement mo, dadami yung views mo, masikat ka, tas may TF ka pa, meron ka pang porsyento sa pay-per-view na 20 pesos kada isang pay-per-view na mabebenta mo sa sarili mong fanbase. Putang ina, saan ka pa? So, that's good, di ba? So, that's very good. Now, mga kahombre ko, third match. Ito ay sobrang putang ina match awaited do. It's gonna be so damn crazy. Kasi nakausap ko last time si Gat Vlog and he is so fucking hyped up about this shit na putang ina papatay niya daw si Boy Bagsik. Now, syempre, that's gonna be Gat Vlog versus Boy Bagsik. The man himself, putang ina, 2-0. Tang ina, imagine ninyo, the guy just fucked a guy whose height is double of his. Kahit yung kanyang weight, putang ina, triple ng weight ni Bagsik, but the guy just fucking killed the guy, man. Crazy. Crazy, man. Respeto, syempre, kay Haring David. Oh my God, man. I love you, man. I love you, Silver Voice, man. Tuloy tayo, ha? Anyway, so, si Boy Bagsik, wala na yung dapat patunayan sa atin. Ang legit na may papatunayan pa sa atin sa event na ito ay si Gaat Vlog. Abangan natin kung anong gagawin niya sa event na ito. Putang ina. Syempre, main event. This is for the fucking belt, mga kahombre ko. Okay. Eto yon. Pinagawa ko to. And I have actually paid for it. Hindi siya ganun kamura, man. Ayoko na magsabi ng amount. But yes, it is true, man. So, ito ang championship ng Team Visayas. Visayas champion. Hulaan nyo kung sino, di ba? It's gonna be Boy Ungas versus Boy Tapang. Putang ina. Ang lupet ng fucking history nito, mga kahombre ko. Putang ina. Oh my God, man. This is great. Ang lupet ng history nito. Si Boy Ungas, sa totoo lang, 2 years ago, lumapit siya sa akin because he wanted to fight Boy Tapang. Yun lang motibo niya, inuulit ko, bakit siya sumali sa Battle of the YouTubers is just to fight his idol, Boy Tapang. Si Boy Tapang, hindi, syempre, kahit ako man, di ba, lumaban ako sa isang baguhan, hindi ako papayag. Kasi syempre, may napatunayan na si Boy Tapang. Boy Tapang is the star, di ba? Siya yung pinakaunang na Boy Tapang. Siya yung nagpauso nung name na yon. Like me, ako yung pinakauna na makagago, di ba? Now, maraming sumunod sa kanya. Boy Ungas, Boy Bagsik, Boy ganito, Boy ganyan. Now, si Boy Tapang, hindi siya mayabang. He just sees
that hindi pa panahon 2 years ago na labanan siya ni Boy Ungas. Now, si Boy Tapang wanted to see kung saan ba aabot si Boy Ungas. And now, pumayag na si Boy Tapang to fight fucking Boy Ungas para sa championship belt. Alam nating lahat, si Boy Tapang hindi yan lumalaban for money. Hindi siya ganong type ng tao, mga ka-home. The guy is just humble. Si Boy Ungas din, actually, he never fight for money. Sa totoo lang, marami siyang pangarap sa buhay. Tulad din nila Boy Bagsik and all that. So sa ngayon, ito yung platform, Battle of the YouTubers, suntukan ng mga sikat ni Boss Jonah, ang nakakatulong sa kanilang lahat, mga tol. So, yan. It's gonna be a fucking crazy fight sa February 26. Putang ina, Boy Ungas versus Boy Tapang. Alam nyo na! Holy shit! So, sa mga, gusto sabihin, sa mga video reactionist dyan, tulad ni OFW Biahero, tulad ni JB Tan Vlog, tulad ng kung sino-sino man dyan na... Kaso yan, dalawang yan lang yung pinapanood ko talaga, sa totoo lang, no? So, yung iba na reactionist dyan, you guys can do it. Pwede naman, hindi ko kayo ika-copyright, man. Pwede nyo tong ipalakihin sa putang inang, ano nyo, kahit sino, kahit pa si, anong pangalan nun, si Captain Barbell ba yun? Tama, sige, do it, man. No worries, man. You can use my videos. Wag lang sana kayong magnakaw ng content, okay? And wag lang sana kayo, guys, na, kasi it's gonna be live. Live pay-per-view anyway. So, iba na talaga. Malupit yung site. So, it's gonna be live. Hindi siya replay, hindi siya papalpak or so, or shit like that. No, man. So, kumbaga, it's gonna be live, so wala na yung, ay, tangina, nanalo si Gento, tapos replay, no, it's gonna be live, for real. So, ngayon, mga kahombre ko, ayun lang, bawal, pag ninakaw nyo nga lang, yung, kunwari, nagnakaw kayo, mababand, ma-delete agad yung video nyo. Kasi, syempre, meron na ding security yan. So, makikita nyo naman. So, makikita nyo, sa mga nagnanakaw dyan, matatanggal yung nag-feed sa video nyo. So, wala na yung binayaran nyo. Ban pa kayo. So, kailangan nyo ulit mag-reconnect. Bumayad ulit na sa mas mahal na presyo. GG kayo, di ba? So, wag nyo na lang gawin. But at the same time kasi, mga kahombre ko, ang pamimirata, ayan din yung isa sa papatay sa mga pangarap ng mga influencers na kasali dito. Huwag nyo na isipin ako because I have a lot of money. I am okay in life, man. Pero paano naman sila Boy Unga, sila Boy Bagsik? Lahat yung mga umaasa dito, si Gaat Vlog, o kahit pa paano, si Boy Tapang, he's okay in life, si Bad Boy ng Cebu. Pero alam niyo, paano naman yung mga yan na madalas nating kaawaan, kuno, tapos hindi naman natin tinutulungan para lang sa 99 pesos, putang ina, di ba? Ngayon, kung ayaw mo namang manood, pwede ka naman di manood kasi may choice ka nga eh. Kaya that's why you gonna fucking pay or not. Dalawa lang yan. Pero yung sabihin mo na piratahin mo, tapos pagkakitaan mo pa yung pinirata mo, lagay mo pa yung putang inang GCash number mo, puta dapat sa'yo, diretso sa kulungan or pugot ulo eh. Like may point yun, di ba, na gawin. Kasi tanga ka. Kasi bobo ka. Tapos sasabi mo, pagka na copyright ka, hindi mo alam. Tang ina, lokohin mo yung lolo mo, putang ina ka, di ba? Real talk, di ba? But anyway, that's a part of it, mga kahombre ko. So ngayon, all we have to do is register. Tapos, register lang kayo. And then, medyo matagal pa naman ang laban. Pero meron akong announcement. Mga kahombre ko, ha? Yung una, sa unang 100 na bibili na 99 pesos sa link ko na nakapin sa baba, nakasulat dyan, ganaplive.com/mg, kasi makikita ko naman yan eh, sa dashboard ko. Yung unang 100 na bibili, mga kahombre ko, siguro, hindi, sorry, yung unang 10 sa 100 na bibili, bibigyan ko siya ng, mamimili ako, bibigyan ko yan sila ng seat sa mismong PressCon. Sa PressCon, magbibigay ako ng seat sa kanila para mapanood nila live yung putang inang event. Okay? Tapos, syempre, oh, may pay, bumili ka naman, 99 pesos, eh di, manood ka na lang dyan sa computer mo para sa February 26, di ba? That's cool. Dito sa site. GanapLive.com, mga kahombre ko, alam nyo na. So, yan. Tingnan natin what's gonna happen next. Walao, good fucking vibes!